Hello mga Mars, maayong adlaw, panibagong araw, panibagong video na naman ang ating i-upload ngayon. So, patungo nga pala kami dyan kung saan. May nagpapa-opera na naman wow. Sa aking mister. Hindi katawan ang inoperahan na ako. Hindi sa sasakyan, charot lang. So, yung binibay na namin kung saan namin pupuntahan yung kanyang o-operahan na sasakyan. So, ang lakas ng hangin, Diyos ko. Pero makikita mo talaga na ang ganda ng ang mga dinadaanan. O, di ba? Napaka-green, napaka-fresh, at saka ang lakas ng hangin. So, ang ganda talaga. Oh, nakikita mo talaga ang buong ganda ng bundok. Cherries. At sa kalagitnaan ng kanyang pag-awin niya, biglang huminto kasi may naiwan. Hermenta. Nagagamitin niya sa kanyang pag-opera ng sasakyan, so naiwan ako dito sa tabi-tabi. Diyos ko, kawawa naman ako. Pag-aantay ay umupo ako dito at mamasid-masid sa ganda ng paligid. Cheers. O, diba ang ganda? O, diba? Feel fresh ko dyan sa ganda ng hangin. O, diba ang ganda? Parang nag-emot-emot ng malimone lang si Inday, mga Mars. O, well, waiting sa aking mister. Kaya, upo-upo lang ako dito sa tabi-tabi. So, finally, the long wait is over. Isan dito na ang aking mister. So, ayan. So, gawa na naman kami sa aming pupuntahan, mga Mars. So, ayan, makikita nyo naman sa mga dinadaanan namin na ang gaganda ng view. Nakaka-amaze. Tsaka napaka-green talaga yung mga puno at tsaka dahon. So, di ba ang ganda? Napakalayo nga pala ang aming pupuntahan, mga Mars. Parang nasa kalagitnaan ng bundok. So, di ba? Pasikot-sikot yung daan. Nakakatakot. Oo. Hindi mo talaga malinta na ang layo kasi ma-amaze ka talaga sa mga sa daan na dinadaanan namin. O, sa daan. Sarap lang, o, diba? Malakas ng ano? Ng hangin. Talaga mapipil yung init ng panahon kasi dahil sa hangin. O, diba? Ang ganda ang green ng mga dahon. So, ang layo pa nang pupuntahan namin, mga Mars. Mga 30 minutes siguro bago kami makarating dyan. O, ang lakas ng ano? Malakas na yung pagmamaneho ng aking mister dyan para makaabot kami sa destination na aming pupuntahan. Kasi meron pang isang customer na nag-aantay sa kanya. Kaya need namin magmadali. So finally, nakarating na rin kami sa aming pupuntahan. So ayan pala yun, mga Mars, ang kanyang ooperahan na sasakyan. So ayan. Yan yung sasakyan na kanyang ooperahan at nagmamadali ng bumaba si Mister sa kanyang motor para matingnan na kung ano yung sira ng sasakyan na ito. So, andyan na siya sa ilalim. Chine-check niya na kung ano yung sira sa sasakyan na iyan. Ito pala yung sasakyan, buong sasakyan, para pa lang siyang ano, kargahan ng mga saging. So, ayan yung Mister ko sa ilalim. Chine-check na niya yung kung saan yung sira na dapat niyang ooperahan sa sasakyan na ito. So, ayan, mga Mars. So, napagutusan tayo, no? Nakunin mga hermenta. Kasi video lang daw ako ng video. So, ayan, kinukuha ko na yung mga tools na gagamitin ng aking mister sa kanyang pag-oopera. So, ito na. Ihahatid na natin sa kanya ito lahat. Kasi tatanggalin niya tong tools na nakadikit sa ano bang tawag dito, ay? Sa gulong! So, ayan na. Sinisimulan na niyang parang may inilalagyan niya na ng jack yung sasakyan para tanggalin na tong mga bolt. Yan, sinisimulan na niyang tanggalin lahat yan. So, ayan na. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero ang tigas niyan. Pero para sa kanila madali lang, no? Kung yung mga tao is may doktor din yung sasakyan. Kaso nga lang, sasakyan yung inoperahan nila. So, hindi pala padali, no, ang maging isang mekaniko. Ito pala yung buhay nila na pagkatapos silang mag-opera, eh, magka-dungis-dungis. Minsan nga, sabi ng asawa ko, nung binata pa siya, kasi may shop sila doon sa salong sa Mandawi. Minsan pag may inoperahan silang sasakyan o nire-rescue, minsan pag sasakay sila ng sasakyan is hindi sila inaano, pinapasakay kasi
siguro ng mga driver is mga tulisan kasi ang dudungis. Pero hindi nila alam na marangal. Tsaka marangal yung trabaho ng isang mekaniko. So minsan nga naaanuhan sila na hold up kasi ang dudungis. Na puro asiti yung mga mukha, yung mga buhok. Pagka dungis-dungis. So ayun pala yung natanggal, tinanggal niya. So yan yung ginagawa niya. Hindi ko alam kung ano yung kinukuhit-kuhit niya dyan sa gulong. Walay, parang may nilugit-lugit sa dyan. Dapat niya tong kunin para matanggal tong gulong na to. Kasi parang dyan apart sa gulong yung ooperahan niya. Hindi ko alam kung ano yung kinukuha niya dyan. Ang tawag pala dyan is oil cell. So oil cell pala yung kukunin niya dyan para matanggal yung buong gulong. So yan, natanggal na. O pagkatapos, eh, meron na naman siyang bolt na pwede na dapat tanggalin. Grabe no, ang hirap. Hindi ko alam kung siguro tayo, ewan ko kung marunong ko ba tayong balik ng mga yan dyan. Siguro pag ako nagtanggal, nakakalimutan ko na kung saan ko to tinanggal, saan ko to dapat isauli, saan ko to dapat ilagay. Pero sila simple lang talaga. O diba? Diba talaga pag nakakasanayan mo ng trabaho, sumabilis lang talaga yun para sa'yo na gawin yan, lalo na kung alam mo na talaga, no? So, grabe. O ayan, natanggal na niya yung gulong, finally. Grabe, ang laki pala ng gulong na to, no? Dalawa pala, double. Doble pala yung gulong nito. Ginatanggal na niya sa wakas. So ganyan, kahirap alam nyo guys, napakabigat ng gulong na yan. Nahirapan yung mister ko na buhatin yung gulong na yan kasi napakabigat. So ganyan pala yung mukha niya nyo pagkatapos makuha yung gulong. So ayan na siya. Finally. O diba, ang laki. So may kinukulit-kulit naman siya dyan sa gulong na yan. Hindi ko alam kung ano naman yung kukunin niya dyan. So ayan, may kinukuha na naman siya dyan sa ano. Sa gulong mo yan. Grabe talaga, no? May iba-iba talagang skills yung tao. Kasi sa kanila, simple lang talagang gawin. Pero sa atin, nahihirapan na tayo. Sa tingin pa lang, nahihirapan ako. Kung maibabalik pa ba niya yung mga tinanggal niya. Tinatanggal niya yung tawag dito, eh. Brake lining daw to. So, ang laki pala ng brake lining na to, no? Ang laki pala ng brake lining. Kaya siguro malayo kasi dalawa yung gulong. So, yan. Tinatanggal na niya yan. Oo, natanggal na niya yung brake lining. Ang laki pala, no? Ang brake lining, no? Yan. Ang laki pala. Kasi, nakikita ko sa multi-cab yung maliliit na, ano, is maliit lang. Pero, ito ang laki. So, yan pala. Pumuka ng brake lining yan. So, pagkatapos niyang matanggal yung brake lining na yan, ay may kinukulit-kulit na naman siya dito sa gulong ulit. May tinatanggal na naman siyang parang bolt na nakalagay sa gulong na yan. So, tinatanggal na niya yung bolt kasi kukunin niya yung oil cell tsaka bearing. So, yan, tinatanggal na niya. Yan, ang hirap lang tanggalin to. Diyos ko, akala ko tapos na dun sa kabila. So may tatanggalin pa pala siya dito sa gulong ulit. Para makuha yung bearing tsaka oil cell. O yan. Ang tigas. Parang ayaw magpakuha sa kanya. O diba, ang tigas. Tinatry niya na lahat, ayaw pa rin. So nag-decide siya na mamasuhin niya para matanggal yung bearing. So, yan. Yung bearing na yan. Ang tigas kahit anong pukpok niya ayaw matanggal. So, ilang minutes yung pagpukpok. Ay, malapit na talaga. At finally, tanggal na talaga. Pagkatapos matanggal, ay uuwi muna kami mga Mars. At babalik lang kami mamaya pag nabilhana na ang pizza. So, yan lang for today's vlog. Salamat sa panonood. God.